Tinatapos na nga natin yung pagkamot sa braso natin. Nice day ngayong araw dahil nangangati yung braso natin. Ready na natin itong gagamitin natin para makamot na natin yung braso natin. Pagkatapos natin kunin yung mga gamit na kailangan natin, dito naman babalutin natin yung mesa para hindi makalat yung gagawin nating trabaho. Tapusin na natin yung ginawa natin sa braso natin na shading. Hindi natin kasi na shading nakaraan yung ginawa nating tattoo sa braso natin. Halos mga lining lang yung nagawa natin. Bali pupunan lang natin yung half sleeve natin na wala pang laman na ink. Kakamutin na natin to. Usin muna natin yung mesa. Yung makikita talaga yung gamay natin. Ready na natin itong mga guantes na to. Pati itong ink cup. Dito na tayo kumuha sa stock natin. Ito kasi yung nakita natin. Kuha lang tayo ng isa. Gamit tayo ng guantes para hindi madumihan. Ayun na nga, tinaantok pa tayo. Ganyan talaga. Pag nangangati yung braso, kahit tinaantok pa, talagang gagawin na natin to. Utin na natin itong guantes para maumpisahan na natin. Stretch muna tayo para magising-gising yung mga katawan natin. Naantok tayo na nangangati yung braso natin. Ganun talaga. Pero kailangan na natin to kamutin yung braso natin kasi nangangati na talaga. Ayun pala yung kakamutin natin dahil hindi natin na natapos si shading. Kaya ngayon tatapusin na natin. Sutin na natin itong lagayan ng camera natin para hindi tayo mahirapan mag-video kasi wala itong mag-video sa atin. Ayun na nga, suit na natin. Ready na natin yung mga kailangan natin gamitin. Itong machine, battery, itong binuksan na natin to. Needle natin, 23 magnum. Simple lang naman yung setup natin, yung pinakailangan lang, battery, machine, tapos yung needle, ink na black, tapos itong ginagamit sa kulungan na petroleum, pampalaki daw yan eh. Instant daw yan pag ginamit mo, atik talaga, confined ka dyan. Open na natin tong machine natin para ready na maumpisa na natin yung pagkamot natin. Huwag na natin ito patagal, umpisa na natin. Na, umpisa na nga natin, kita nyo ba? Kayo na mag-adjust. Nahirapan ako mag-camera eh. Kinababa natin ako konti para makita nyo. Yan na nga, nag-umpisa tayo sa pinakababa. Shading lang natin to. Sa pagtatato talaga, promise, hindi masakit. Tignan nga natin kung tumalab ba. Ah, tumalab naman pala. Talagang pag nagtatato ko talaga, talagang hindi naman talaga masakit. Alam mo ba bakit? Kasi hindi talaga siya masakit. Alam mo kung bakit talaga? Sobrang sakit kasi talaga niya. Hindi lang siya masakit. Sobrang sakit talaga. Pero share ko lang din na hindi naman ako masyadong nasasaktan talaga pag tinatatuan ko yung sarili ko. Diba normal pag tinato mo yung sarili mo, ididikit mo pa lang yung pinaka-needle o karayom, napakasakit na yan, mararamdaman mo yung sakit. Parang ilalapag mo pa lang, eh, syempre, kamay mo yan eh. Talagang iaangat mo kagad kasi nga masakit. Pero para sa akin, advantage to. Kasi pag diniin mo na yan, tapos nararamdaman mong masakit, talagang ia-adjust mo yan. Or iaangat mo na siya pag sobrang sakit na talaga. Pero pag normalan lang, ganyan is talagang medyo matitiis mo pa yan. Talagang kaya mo. Talagang malalaman mo pag masakit na, iaangat mo na naman. Tapos iisisim mo na naman. Yan. Mararamdaman mo naman yan pag iaangat mo na, pag masakit na talaga. Ayun yung pinaka-advantage lang sa akin pag nagtatato ako sa sarili ko. Kasi natatansya ko kung masakit na, iaangat ko lang. Ganun. Pero pag kinatatuan ko talaga yung sarili ko, hindi naman talaga ganun kasakit. Yan, talagang is-is lang ng is-is, tapos tingin, punas, is-is. Ang pinakamahirap lang dito yung ikaw na mismo yung mag-i-is-is ng machine, tapos ikaw pa yung magpupunas. Yun yung pinaka-hassle para sa akin kasi is-isin mo na, kakamuti mo na yung braso mo, pero ikaw pa rin yung magpupunas, ibababa mo yung machine, ganun. Talagang medyo may katagalan lang din, pero okay lang naman kasi gumagamit naman tayo ng Magnum na 23. Talagang, kumbaga sa ano, is-isan talaga yan. Talagang kamot sa kamot talaga yan. Mapupunan mo talaga yung mga hindi mo pa napupunan noon. Hugot pa nga. Pero talagang nalulupitan ako sa mga kapatid natin na kaya rin tatuan yung sarili nila. Kasi kanya-kanyang trip lang talaga yan eh. Pag kaya mo talagang tatuan yung sarili mo eh, kaya mo talaga yan. Talagang tiisan lang talaga yan. Hindi naman talaga ganun kadaling saktan yung sarili. Siyempre, ang sakit-sakit yan. Needle pa rin yan o karayong pa rin yung bumabaon sa balat mo. Talagang hindi naman talaga normal yan. Normal lang talaga na masakit yan. Kaya kung magyayabang ka na hindi masakit talaga, hindi ako naniniwala sa'yo. Siyempre, karayom yan eh. Normal lang na masakit yan. Pero tayo kasi kaya lang naman natin eh. Diba? Hindi naman natin ito mapupuno kung talagang sobrang sakit nito eh. Kaya naman talaga. Kung magpapatato ko talaga, kaya yan. Hindi naman talaga sobrang sakit magpatato. Kasi kung sobrang sakit talaga magpatato, wala na talaga sigurong magpapatotong tao, syempre. Eh tayo nga eh. Tignan mo, kitang-kita naman na kaya natin saktan yung sarili natin eh. Malamang pag ikaw mismo sinaktan ko, talagang kaya talaga kitang saktan. Sarili ko nga nasasaktan ko eh. Ikaw pa kaya. Pero ang kagandahan pag tinatatoan mo yung sarili
sarili mo, kaya nagpapatato ka rin tapos nagtatato ka sa ibang tao, mararamdaman mo kung masasaktan niya yung tao. Tapos alam mo na kung kailan mo ihihinto, talagang alam mo rin kung nasasaktan na rin yung tao. Okay lang naman din kung wala kang tato tapos tato artist ka, pero mas mainam na maganda na magkatato ka rin para maramdaman mo kung gaano ba talaga kasakit magpatato. Talagang mai-recommend mo sa client mo na masakit dyan, alam mo yung naramdaman ng client mo, kaya talagang alam mo kung saan ka hihinto pag nasasaktan na siya, o kaya pwede mong i-suggest na ganto ganyan, sakit sa ganyang part, para hindi naman na gulat yung client mo kung bakit siya nasasaktan dun sa part na pinagtatuan niya. Kung mapapansin nyo, initiman talaga natin yung pinakabraso natin dyan, lalabas lang dyan yung sikap, ay yung mga linya na yan dadaanan din natin ng black yan, na hindi naman full na hadaanan natin lahat, parang shading lang natin siya, pero gagamitan natin ng full black yan, hindi na natin siya iwawash or igigray. Talagang dadaanan lang natin ng bahagya na hindi na totally magiging inya, magiging shading na rin siya. Pala yung mahirap sa pagtato sa sarili, yung position talagang medyo may kahirapan, kaya may parts lang talaga na kaya mong tatuan saka hindi mo kaya. Eh dito sa kabilang side ng kamay natin ay kaya nating tatuan, kasi kanan naman yung ginagamit natin pang tato. Eh kaliwa naman tong parts na tinatatuan natin, kaya kaya nating tatuan yung sarili natin. Ayun na nga, kung mapapansin nyo, iniitiman lang talaga natin yung parting. Walang laman, talagang kinakamot natin yan, iitiman lang natin yan. Parang tutuusin kung wala tong sikap araboy skin na to, kung lang design sa pinakaloob nyan. Talagang is-is lang lahat yan. Full black lang dyan sa sikap na yan. Kapala sikap yung pinakanilagay natin dyan, kasi yung pinaka page natin, sikap Jason. Eh tayo naman na si Jason, kaya di na natin nilagay dyan. Pinaka meaning pala talaga nyan, si Kapitan Jason talaga yan. Pinaiksi lang natin, kaya naging sikap Jason. Kung kinaganda rin yan, kaya sikap, kasi nagsusumikap lang talaga tayo. Ayun lang talaga yung pinakakailangan din natin sa buhay. Sikap lang talaga, kasi walang makakatulong sa sarili natin kung hindi tayo lang din mismo, sarili lang natin mismo. Talagang sa sarili mo, walang makakaagaw nyan. Talagang sikapan mo lang kung ano yung mga gusto mong gawin o mga dapat mong gawin sa buhay. Talagang makakamtan mo yan pag kinilusan mo talaga. Yung sikap na yan, nabulang talaga yan dahil sa kapitan. May tattoo rin tayo sa kamay na kapitan. Ay, nakikita mo ba? Yan yung pinaka-tattoo natin sa kanang kamay. Bukod kasi sa pagsisikap, kailangan magkapitan tayo. Lahat tayong kumikilos o mga nagsisikap sa buhay. Kapitan lang talaga yung pinaka-kailangan natin sa buhay. Hindi ka uunlad kung wala kang kapitan. Pero kailangan mo talagang magsikap para sa sarili mo. Sa buhay, kailangan natin talagang itry lahat. Talagang sugal yung buhay natin, malaking sugal. Pero yung sugal natin ngayon, hindi magiging sa atin habang buhay. Kasi yung sugal natin ngayon, mawawala rin tayo sa bundok. Yung kagandahan lang dun, nilaban natin yung buhay natin. Tapos pinakinabangan natin ng gusto na hindi tayo magsisisi bandang huli. Yung masasabi mong hindi ka nang hinayang sa ginawa mo sa buhay mo. Kaya kailangan gawin mo na yung mga dapat mong gawin. Para sa mga nahihirapan, sa gusto nilang ipatato, saka sa budget nila, kontakin mo lang ako. Pag-usapan natin yan, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Comment ka na lang din kapatid. Pwede rin palang beng, papalawin, share na lang. Ingat tayo sa kanya-kanyang biyahe. Nice.